ang aktor ay isa lamang sa maraming organisasyon na nagtutulak para sa nominasyon ni Elma Santos. And si Rob, nagkataon at maganda yung naging timing dahil nagkaroon po kami ng aming second general assembly kamakailan, mga over a month ago. And syempre, we were all discussing yung mga programs, yung mga gagawin in the future. And nakuha namin yung balita na merong movement. So meron po talaga ng nabubuong movement. And we are just fortunate that we became part of that movement. So we discussed it amongst us officers, yung bagong board po na na-elect noong time na yun. Yung mga nabanggit ko po, sina Piolo, sina Iza, Maylin, etc. Lahat po kami. And we decided to endorse Vilma Santos para po sa larangan ito. And we issued our first ever board resolution ng bagong board nominating Vilma Santos para sa order na ito. Ilan po sir ang active members ng Right now, nung nag-umpisa kasi kami, nasa around 150. Pero after the second General Assembly, nasa mga around 300 na siya. At ano pa rin, hindi pa rin po natatapos yung aming pag-imbita, ang pagtanggap ng mga bagong members. Kasi ongoing po yan, ongoing po siya. Ongoing yung pakikipag-usap, yung discussions, yung mga meetings. Sa katunayan, halimbawa, sa Family Feud, tuwing meron kaming guest na bago po, bagong guest, na member ng ating industriya. So I am fortunate enough to be able to talk to them. Masabi sa kanila na, ito po yung organization. At minsan sila yung nagtatanong. And then yun ang nagiging venue para maimbitahan namin sila sa organization. Si Ate Viv po ba member ng ACTO? Yes, she is a member. And then last question po, sir. You think long overdue itong recognition for ATV, siguro sa ano na yung mga repare po na office na rin. You think? Personally, naniniwala ako sa time, sa tamang time. Siguro, masasagot ko ang tanong ngayon doon sa paano yung impact sa akin ni ATV. And I would say na yung impact niya ay generational din talaga. Across all seasons and across all decades. Dahil ang unang encounter ko po sa kay Ate V, hindi ko makakalimutan, ay noong mga late 80s, nung nag-promote kami ng aming school play sa GMA sa kanyang programang Vilma sa Broadway Centrum. Hindi ko makakalimutan yan. I was, I think, seven years old. Kasi nag-promote po yung school namin doon. So yun po yung una kong ano sa kanya. And magmula noon, Siyempre, hindi ko siya nakausap doon, pero alam ko, Vilma Santos po siya noon. Mula noon, kakaiba na po yung naging impact niya dahil later on, eventually, pumasok ako sa industriya. And naging bahagi po talaga ng aking consciousness, yung kanyang body of work, yung kanyang persona, yung kanyang appearance in general, physical or not. Kasi ramdam mo kasi talaga yung kanyang involvement. And hindi lang siya in one season or one generation, pero equal ba yung pagkakaramdam mo sa kanya up to this day she managed to make herself very very relevant, di ba? And I think yun yung pinakamahalaga sa lahat. Kung nangyari ito 10 years ago, mas sapat, mas tama ba, hindi ko alam, pero masasabi ko na ngayon, after experiencing all these. And especially, she just recently turned 70. And imagine in the context of being in the industry for 60 years, parang 10 years old pa lang, nandito na po siya. So I think, ito po yung tamang panahon. Opo, sa aking personal na panahon. If we have any reaction from the meeting with the members and of course the board of officials. So, paano niyo ito nabuo? Kasi napakarami ng endorsement after that. Ang daming sumuporta, ang daming sektor ang sumuporta. At paano niyo ito napagtagpit-tagpit? I asked her. Gaya ng sabi ko po kanina, as soon as the idea came out, unanimous po yung naging response, especially ng aming board. So, wala na pong discussion. Of course, dahil individually, alam ko po na malaki rin po ang naging impact at epekto ni Ate V sa buhay ng aming mga board members. So, sila rin willingly, nagbigay po sila ng kanilang yes immediately. So, it was actually the easiest
first board meeting that for first board resolution that that we did. So yun po eh, kumbaga that's done na nasubmit na po natin. Pero mas exciting po ngayon ay ngayon dahil mas marami na pong nakakaalam through this press conference. Eh marami rin pong ibang movements, not just from our members but also from other sectors. Halimbawa, meron na pong nagsuggest sa amin chat room na magsistage po kami ng mga movie screenings ng mga pelikula ni Ate Bea. Wow. Sila rin po, sina Yusek, nagsuggest din po sila ng ganon. And I think yun po yung maganda sa mga ganitong klase ng pagtitipon. Pagkatapos po ng movement na ito, alam natin na may mga iba pong susunod, especially from those who love ATV and those whose lives she has touched. So ganun po, like again in our group, may mga ganun inisyatibo na rin po na magaganap. Maraming salamat, and of course, we are... Alam pa, hindi kami dito kami nag-usap about it. She doesn't know that we are doing this. In fact, when we had our agenda, we did not talk about it. So, ito ay ginawa talaga namin nang hindi niya nalalaman. Because, you know, I think mas maganda yun, di ba? Kung nandyan na, sigurado na, then, saka tayo mag-usap-usap. But, of course, I wish makita natin siya very, very soon. And after today, ang prayer po talaga natin ay sana maigawan sa kanya ito. And... Ikaw na talaga, Rose. For after nito, dong, sige, nag-file lang kayo ng nomination. What's next? With regards to the process, I think I'm not in the position to answer that. Okay. Pero at least masasagot ko yung sa amin, sa organization namin, kung anong gagawin. Like what I mentioned to Tita Aster, magkakaroon po ng mga ongoing activities, maybe in the form of screening or kung ano man, para syempre, kumbaga to relive, para may paramdam at ma-relive po natin sa consciousness ng ating community. Di ba yung mga nagawa ni Ate V? Although alam naman natin na very much felt na, pero syempre gusto nating balikan and gusto nating mas bigyan ng diin kung bakit ba natin pinupush ito. So I think that should be the top priority, at least from our group. Sa ibang grupo or sa ibang mga movers, I'm sure they also have their own individual plans about that. Siguro mas magandang instead of thinking of a plan B, we exert all efforts to make this work. And I think ngayon pa lang po talaga yung magiging umpisa ng lahat ng ito, dahil gaya na nabanggit ni Ambet, magkakaroon po ng deliberations, there will be fact-checking, di ba, sa iba't ibang larangan, iba't ibang industriya. So, siguro, I would like to focus more on how we can strengthen, di ba, itong nomination na ito, rather than, it's also good to have a backup plan, pero, ito talaga eh, malakas po yung paninindigan namin, malakas yung aming, pananampalataya. And this I want to share, the fact that we are all together, the fact that the 22 organizations, 20 or more organizations came together and just nirevisit natin yung body of work ni Ate V is already something that we should celebrate. In fact, when I was going over lahat ng kanyang ginawa, parang sabi ko sa sarili ko, grabe, paano nagawa ng isang tao ito, di ba? Doon pa lang, isa na siyang matinding inspirasyon para sa amin. At, you know, ito ay mga bagay na po pwede rin natin may share, lalo na sa mga bagong henerasyon ng mga aktor, na ito ang body of work ng isang Vilma Santos, na ito ang isang tao na gusto natin matularan, di ba? Para may gabay din tayo, kasi alam natin na hindi po madali itong industriya ang ginagalaw natin. But to have someone like her there, a pillar, who serves as a guiding principle, I think napakagandang pong matutunan nito. And this exercise, di ba, this nomination exercise, is definitely something worth it. So Oscar nominations niya, di ba, for Dekada, at saka Sister Stella, Anak. Oh, di ba? Plus, of course,
alam niyo, mahirap naman sabihin ano yung pinaka-highest. Dahil marami po tayong award-giving bodies. Ngayon nga, you know, we also acknowledge the award-giving bodies sa ating mga paaralan. Diba? Meron po tayong mga award-giving bodies sa ating paaralan. Pero siyempre, as an actor, it is also my wish na magkaroon din tayo ng parang, you know, Academy Awards na talaga, you know, represented, very well represented by all guilds and all stakeholders of the industry. But again, dun sa number of awards, talagang napakarami. Sabi ko, tatlong pahay na po yan. But I think that this is more than just an award. Pero wala lang po tayong data ngayon kung ilan talaga. I can give it to you. Kasama din po doon yung awards, international awards. Yes, everything.